Hello everyone! Welcome back sa ating channel, and this time hindi ko po alam kung tutorial ba ito or vlog kasi naisipan ko lang pong gawin habang ako ay nagtatype ng bagong script sa aking susunod na video. So habang ginagawa ko po itong script na ito, nag-edit ako, nagbubura ako, ilang beses ako nagpapalit, ilang beses ako nagre-revise. Sabi ko sa isip ko, bakit hindi ko gawa ng video para makita nyo kung paano ko siya ginagawa? Na ang purpose ay maging natural sounding, yung totoong nagsasalita, hindi yung parang tumutula. Although, meron naman mga talagang scenarios na pwede yon, kasi kung kinder naman yung audience mo, grade 1, grade 2 pwede, pero hindi pwedeng lahat ng grade levels ay ganon. Syempre pagdating sa grade 5, grade 6, grade 7 to pataas, hindi na pwedeng tunog nagtutula yung mga teacher broadcasters sa pagtuturo ng kanilang subject sa online o kaya sa televised broadcast, right? By the way, this is Sir Z nga pala. Kung bago ka lang sa channel na to, I'm a public grade school teacher broadcaster din, and also online tutor, and also mahilig ako sa mga paggawa ng video kaya nandito tayo ngayon. So ang purpose natin is ipakita ko sa inyo paano gumagawa ba ng script na hindi dapat kino-compose. Inuulit ko po dun sa mga previous video natin about video broadcasting, nakasama na dun yung script writing. Ang script ay hindi isang literary arts or creative writing product. Okay? Pag sinabing creative po kasi kino-compose yan, tulad ng nobela, kanta, ng tula, and so on. Pero ang script po, the word script itself came from the word transcript. Ang ibig sabihin ng transcript ay yung from talk, you translate it into text. Kung maalala nyo po yung mga translator, di ba? Yung habang may nagsasalita ay may nagtatype. Meron din po mga situation, for example, yung boss ay nagdi-dictate sa kanyang secretary at sinusulat. Yun po ang script or transcript. Yung salitang normal na sinasabi or naririnig is sinusulat para maging written. Okay, hindi kinompose. Kasi pag kinompose po yan, magkakaroon ng harmony, ng pattern, ng rhythm, ng rhyming, mga ganon, di ba? Halatang halata. Etong nasa screen natin, lipat tayo dito. Babasahin ko yung isang line dito. Kunwari, ito ay kinompose. Okay, kunwari lang, hindi ito kinompose. Ako ay nagsasalita kanina nang tinatype ko ito. Pero kunwari, kinompose. Dahil compose siya, pati yung magbabasa ay susundan yung composition. Again, may rhyme, may pattern, may harmony, may flow. Ganito ang magiging hindi tamang pagbabasa ng isang script para sa broadcasting. But the free version will do perfectly just fine naman for our basic purpose. Basta tandaan lang na kailangan mong i-download and install ang application both sa phone mo at sa laptop or desktop mo. Mali po yun. Ikaw ay tumutula or nagpe-perform. Magiging negative effect po nito. Yung mga nanonood, hindi niya feel na kinakausap niyo sila. Diba? Nanonood lang sila ng isang nagpe-perform. Hindi sila nanonood ng isang teacher broadcaster na kinakausap sila, tinuturuan. So, kapag broadcasting ang script, normal ang pagtatype, hindi kinocompose na parang merong pattern. At pag nagsalita ay kailangang normal din. Babasahin natin ulit yung aking binagawa sa kanina in a normal way. But the free versions will do perfectly just fine naman for our basic purpose. Basta tandaan lang na kailangan mong i-download and install ang application both sa phone mo at sa laptop or desktop mo. So ganun po yung tama. Hindi yung parang and i-install ang application both sa phone mo. Okay? Hindi po ganun. Alright? Para makita nyo kung paano ba mag-transcribe. Usually, iba ang nagta-transcribe, iba yung nagsasalita. Kasi mahirap nga namang magsalita tapos nagta-type, di po ba? Pero no choice po tayo. Tayo ang broadcaster, tayo rin po ang scriptwriter. So dapat, masanay ka na magsalita ka ng normal habang nag-iisip ka ng gusto mong sabihin in a natural way. Tapos kapag nakabuo ka ng maiksi or maganda-gandang linya, i-type mo na. Kung di mo maalala yung linyang yon, try mong ulitin, tapos i-type mo, tapos basahin mo, and i-correct mo or i-edit mo. Sabi dito, sa script na ginagawa ko for a different video, the first option that I started with is an application called Irion. Pwede ito both sa Android camera phones and also sa mga iPhones. Na nga sasabihin ko dito susunod. Yun, ang problema po, di ba? Kaya nga, mahirap, ikaw yung nag-iisip, ikaw pa yung nagtatype. Pero, kapag nakaisip ka na, for example, since sinabi ko yung first option, why not sabihin natin yung pangalawang option? And the second option is, the application called Camo. Okay, Camo. Yung kasi yung isang bagay na isishare ko.
Alright, so I have the first option that I started with is an application called Irium. Pwede ito both sa Android camera phones and also sa mga iPhones. And the second option is the application called Camo. Para siyang kinompose ko, yes, pero unang-una, sinabi ko muna po siya, diba? Tapos nung narinig kong maganda yung sinabi ko, tinype ko. Hindi ko naman yun parang binubuo na parang may rhyme-rhyme. Basta sinabi ko lang. Tapos sasabihin ko, for example, this one is available for Android and iPhones. Oh, hindi ko yung kinompose. Inisip ko lang, i-type na natin. This is also available for Androids and iPhones. So, ganun po, di ba? Hindi ko po binubuo ng minsanan. Kailangan isipin ko muna yung sasabihin ko kasi syempre i-edit pa naman natin mamaya yan. Ang mahalaga ay mag-discuss muna tayo at magsalita na parang nasa harapan tayo ng classroom. Tapos, tingnan natin kung pwede nang ilagay sa script. And the second option is the application called Camo. This is also available for Android and iPhones. Tapos sabihin ko, for example, ay yung link ay lalagay ko doon sa ibaba. So, paano ba sasabihin nyo na normal? Let's see. I will provide the links for these applications on the description box down below. Okay? I will provide the links for these applications in the description box down below. Okay? Again, hindi ko po siya kinompose. Nag-isip ako ng gusto kong sabihin. Trinay kong sabihin. Kung medyo tagil or baluktot, tagilid, ulitin ko. At pag naging maganda na yung sinabi ko, parang feeling ko okay, doon ko itatype. Yun po ang transcription. Okay, last one. Sabi din yung script natin, the first option that I started with is an application called Irium. Pwede ito both sa Android camera phones and also sa mga iPhones. And the second option is the application called Camo. This is also available for Android and iPhones. I will provide the links for this application in the description box down below. So next po, sabihin natin na magkakaroon tayo ng konting tutorial on this one. So paano ba sasabihin yun? Ida-download muna natin siya sa phone natin. And then yung second one is yung ida-download siya sa desktop. So let's focus on the first one muna. Okay, yung ida-download sa phone. And since it's a first step, babanggitin natin na first step. Of course, first step, we need to download this on our phone. First step, we need to download this, the application, okay? O in-edit ko na on the spot, the application on our phone. For Androids, for Android phones, look for them in the Google Play Store. And of course, para sa mga iPhones, check them out, of course. Check them out from the App Store. From the Apple Store. Right? So, first step, we need to download the application on our phone. For Android phones, look for them in the Google Play Store. And of course, para sa mga iPhones, check them out from the Apple Store. So, ganun lang po siya kasimple, no? So, ano ba ang gist or bottom line nitong video na ito, itong pinagsalita ko ng salita dito? Ano bang purpose? Gusto ko po ngayon emphasize na as a viewer, at sabi ko nga nakausap ko yung mga ibang tao, both students, young students, and also mga fellow teachers na nanonood, na hindi effective kapag yung way ng pagsasalita mo, pag di-deliver mo ng iyong script on television or online videos, hindi effective sa lahat ng viewers yung parang nagsasalita, tumutula ka. Hindi siya effective. In fact, it's distracting. Nakaka-distract. Imbis na mag-focus sila dun sa content or nilalaman ng iyong mga sinasabi, na-focus po sila or nadadivert ang attention nila dun sa kung paano ka magsalita. Especially kung hindi ganun ang age level nila. Diba? Sabi ko nga, kung ang style mo ay pagsasalitang tumutula, kumakanta, nagra-rhyme, even though nagbabasa ka lang naman ng script mo, pwede siguro yan sa kinder and lower grades. But on the higher grade levels na medyo adult na ang interest nila or ang approach nila on things, even sa mga pinapanood nila, you need to talk to them. You don't recite to them. Okay? Reciting kasi nangyayari po sa mga ibang teacher broadcasters. I'm sorry sa sinasabi ko. Ito po ay hindi lang sa akin, kundi na po sa mga nakausap ko pa na nanonood ng mga fellow teacher broadcasters. In fact, ganun din naman ako nung umpisa. Kaya nga natutunan kong
hanapin yung way na magbasa ng script na parang nagsasalita lang ako ng normal. And also learn to develop ad-libs kung kinakailangan kasi nakakapag-natural pa yon, sounding natural pa yon. Fillers kapag na-blanko ka, kasi kapag na-blanko ka, halatang hinahanap mo yung binabasa mo. Hindi ka nakikipag-usap, nagbabasa ka, di ba? So, negative yon sa broadcasting. Hindi ka nakikipag-usap sa audience mo, nagbabasa ka lang pala. Hindi pala sila nakikinig para sa discussion. Nakikinig lang sila sa performance mo. Also, tandaan na kapag nagsalita ka, do not talk in a creative way. Okay, normal lang. As much as possible, normal lang. Kaya nga, rehearse your script. Kung hindi maiwasang mag-compose, sige, mag-compose po kayo. But rehearse your script at hanapin nyo kung saan dun yung hindi natural ang tunog or maybe hindi natural para sa'yo ang mga choices of words, lalo na mga nakakapagbaluktot ng dila. And lalong-lalo na hanapin mo yung mga phrases and lines sa script mo na para bang hindi ganito magsalita ng normal. Palitan mo, i-revise mo. Dapat, pag binasa nyo yung script nyo, kahit nagbabasa kayo ng script, nagtutunog na parang nagsasalita lang kayo habang kausap nyo yung kaharap nyo ng normal. So hopefully, may naitulong or natutunan, mayroong substance para sa inyo itong diniscuss ko and prinisent ko. It's a simple ano lang, simple discussion lang to. Kaya nga sabi ko, hindi ko alam kung tutorial to or vlog eh. I encourage you, teacher broadcasters, don't read your script like a poem or something like a novel. Novel. Okay? Dapat read it in a way na parang kayo ay hindi nagbabasa, bagkus sa malalim na Tagalog, bagkus ay nakikipag-usap kayo sa inyong audience. Because if you sounded like you're just reading, and you sounded like you are performing, hindi na sila makikinig sa topic mo. Okay? Hindi na sila makikinig sa content ng topic mo. Mas madadivert ang attention nila sa kung paano ka magsalita. This is Sir Z, once again, with Teach Train Transform, your fellow teacher broadcaster, teacher, and also someone na mahilig gumawa ng mga videos. Kahit ano-ano, nag-aaral pa rin ako tulad nyo, okay? We're all beginners, we're all learning. So for the meantime, I wish you the best. Good luck, teacher broadcasters. Be natural, right? Be natural. Class dismissed.